Kasong violation sa Graft and Corrupt Practices Act ang isinampan ng grupong Karapatan laban kina National Security Advisor Hermogenes Esperon, Lieutenant General Antonio Parlade Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ito ay bunsod ng undue injury o hindi magandang implikasyon dulot ng paninira sa kanilang mga reputasyon bilang human rights defenders. Bukod pa ito sa kasong administratibo dahil sa umano'y grave misconduct, opresyon at diskriminasyon. Meron tayong tinatawag na prinsipyo sa international humanitarian law na hindi dapat tinuturing na kombatant ang mga sibilyan kagaya nila. Sila ay mga unarmed activists at miyembro ng legal at above ground organizations. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Panabay, dahil sa pag-uugnay sa kanila sa mga komunista at progresibong grupo ay nagkakaroon sila ng pangamba sa kanilang mga buhay. By tagging us as front organizations and myself, no, as a supposedly high-ranking member of the CPP and NPA, they are committing such offenses under the said law. Kami ho ay mga civilian, kami ho ay mga aktivista, kami ho ay human rights defenders, hindi po kami combatants, hindi po kami front ng kahit anong organization. Hamon nila sa NTF-ELCAC, naharapin nila ang reklamo gaya ng pagharap umano ng mga kasamahan nila sa pagdinig ng red tagging sa Senado. Nanawagan din ang grupo sa Ombudsman na aksyonan agad ang kanilang kaso para mapanagot ang individual na umano'y nagsasapanganib sa kanilang mga buhay. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.